masayang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sabay opisina, kontre, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palagay internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama. Wag mong sabihin radyo, sabihin mo 106.7 Energy FM. Lupit mo. Wag mong sabihin radyo, sabihin mo. Energy. Ano'y sabihin radyo? Sabihin mo Energy. Ang pinakasikat na FM. Yes, Miss Gabaglita. Isang magandang araw ng Lunes. Thank God, Lunes na naman. Woohoo! Hindi ba at kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo naka-energy na ba ang lahat? Aba dapat, diba? Nako, nakakaloka. Hindi ka dapat magpatumpik-tumpik dahil itong Lunes na ito, isang umatigabong tsikahan na naman. Nako, nakakaloka. It is, mare. Hindi ba over the weekend, meron na naman tayong mga nakadaupang palad at nakakuha na naman tayo ng fresh na chismis. O, diba? Pag weekend talaga, alam mo yun, oras na yung chismisan eh. Alam mo yun? Kaya minsan din, minsan talasan yung tenga. Pero eto na nga, nakakaloka, mare. Pakinggan nyo ito. Ngayon ay October 10. Tama, diba? Bukas, October 11. Ay, nako. Nakatakda ang paghaharap na ni Vong Navarro and Denise Cornejo after 7 years. Oh my gosh! Di ba? Hindi pa masira yung bulalong dinala sa kanya, no? Pin-reserve ba yun? Charot lang yan. Babashin na naman tayo di. Pero yun na nga, nakatakda na nga daw dinggin bukas ang first arraignment ng kasong isinampa ni Denise Cornejo laban sa aktor na si Vong Navarro. Bukas yan sa Taguig Trial Court. Nako, 1:30 ng hapon nga nakatakda ang pagharap muli ng dalawa matapos ang 7 taon. Oh my goodness, ano kaya mangyaya? For sure, ang daming media dyan bukas. Diba? For sure, ang daming chismosang nakatambay dyan sa ano, sa Taguig Metropolitan Trial Court. O, diba? Nakakaloka yan. Pero sabi nga ng ilan, ano kayang mararamdaman ng dalawa, hindi ba? Na after 7 years ay muli silang magkakaharap, magkikita. Magkakaroon kaya ng pagpupuyos ang damdamin? O di naman kaya magkakaroon ba ng parang guilt feeling? Kung sino man ang nagsasabi sa kanila ng totoo at kung sino man ang nagsisinungaling sa kanila, paano kaya magiging takbo? Ang daming tanong kaagad ng mga chismosa sa akin. Sabi ko, bukas pa yon. Bukas pa magaganap ang hearing. Ang dami nyo ng tanong agad sa akin. Hindi ako yung abogado ng dalawa, diba? Nakakaloka. Ang dami ka agad message, diba? Pero yun na nga, hindi ba? Sabi nga ng ilan, sana hindi ba? Alam mo, hangad pa rin ng iba. Hangad ng karamihan. Lalo ng ating mga chismosang kapitbahay na sana sa kanilang pagharap, eh, matutunan nilang patawarin ang isa't isa kung meron man silang nagawang kasalanan sa bawat isa. Dahil tao lamang sila, nagkakamali, hindi ba? Sana mas maayos na lang ito sa mabuting usapan at hindi na umantong sa ganito. Kasi, di ba, parang para naman din sa ibang mga sumusuporta kaya kay Vong Navarro, kay Denise, di ba, na ang gusto lang din naman nila ay magkaroon ng tahimik na buhay and sana matapos na ito bago magpasko, di ba? Kung kailangan ba magkapatawaran, may humingi ng tawad, di ba? Sana matapos na. Yun din naman ang hangad natin, di ba? Nakakaloka yan. Pero syempre, hindi titigilan niya ng mga Marites all over the world. Dahil mamaya sasabihin na naman dyan na tipong, ay ano kayang bit-bit? Meron pa kayong pabulalo? Ay, hindi sila magbubulalo sa ano, sa hearing. Mali mo, pasalubungan na lang nila yung judge, yung piskal. Mali mo, yun naman ang dalhan nila ng food. Diba? Pero kung ano-ano man ang mangyayari bukas, yan ang papakantabayanan natin at papakatutukan, hindi ba?
na maging matiwasay, sana magkaroon ng wala man lang sanang gulo na mangyari, hindi ba? Lalo pat na muli silang magkakaharap, ay walang makakaalam niyan, hindi ba? Kung hindi ang mga chismosa dyan sa paligid, o di ba? Dyan pa rin tayo kukuha ng impormasyon. Pero for the meantime, dyan lang po muna yung impormasyon na ating nakalap at ishnare sa inyo, hindi ba? Isang sago pa ang matindi ito. Kung ano man yan, tututukan natin yan dito sa Baklitas. Well, in the meantime, ako pa rin po ang nag-iisang kapitan na Sisa. Siyempre, bukas makakapiling na natin si Tita Cora fresh from Bohol. O ayan, hindi ba? Sa ngalan ng aking partner si Tita Cora, ito ang Baklitas. Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin Radyo, sabihin mo!